Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nurse Cat. At mag-upload to lang po ulit ako ngayon ng bago nating video. Nag-upload po ako actually once in a month dahil na rin sa ati pong duty. So ang duty ko ngayon is laging night shift. So it's either 3 or 4 times in a week yung duty ko. So pagka night shift ka, syempre kung dalawang araw ang off mo, yung isa itutulog mo na lang, and technically isang araw lang yung off mo. So ganun, mahirap nga. Thank you guys for watching my previous vlog and for also subscribing, and I believe na kaya naman kayo nag-subscribe kasi marami pa po kayong gustong matutunan at malaman sa lugar po na kung saan po kami ngayon. Dito po sa North Carolina. So generally North Carolina is a good state for me when it comes to weather kasi hindi siya ganun kalamig. We have four seasons here: winter, spring, summer, and fall. So sa mga interesado po na pumunta ng North Carolina, meron din po tayong pros and cons dito. As what I mentioned from the previous vlog, lagi nyo pong tandaan na yung consideration ng pagpirma nyo ng kontrata as a nurse coming to the US ay marami pong mga sangay, no? Na-discuss ko na nga po yan sa inyo, yung mga dapat nyong i-consider bago po kayo pumirma ng contract. At saka, hindi porket sinabi ni ganito na mas maganda ang maganda dito sa state na to, eh doon na kayo magre-rely. You have a lot of information that you have to consider before signing a contract. But today, sa vlog na ito, akin naman pong i-share sa inyo yung mga pinupuntahan ko po sa aking mga rest day or vacation. I figured out when I came here in the US na hindi lahat trabaho and paying your bills and supporting your family also in the Philippines. Matutuwa rin na magbigay ng panahon para sa sarili mo. Magbigay ka ng panahon para ikaw ay lumago personally, professionally. Like what I'm doing right now, this is just my hobby to do a vlog. At it's kind of stress reliever na rin sa akin na magbigay ng information at kumausap po sa inyo, lalo na po sa mga parating pa po dito sa US. I'm gonna show you guys, this is definitely the North Carolina. It's a warm weather. Unang pinuntahan ko dito ng medyo malayo-layo nung nag-start na ako na matutong mag-drive, pumunta po kami sa South Carolina. So South Carolina is just a 2 hours away travel from our place. So makikita mo yung beach, makikita mo rin yung mga ano dun, mga place to unwind. Masarap pong lumabas sa North Carolina to see the nature, lalo na po kapag maaraw, kasi we really take advantage of a sunny day to go outside and to, you know, to maglakad-lakad lang sa mga trails at with the nature. Marami po kasi talagang puno dito, mapuno dito at mabundok. Marami ding lakes dito sa North Carolina. At yun, masaya. Masaya ang rest day to just get yourself away from work and recharge again. Kasi life, kung iisipin mo ang buhay kasi, hindi, it's not all about work and money alone, and then you have to pay your bills and all that. You also have to enjoy your life habang bata ka pa, kasi baka mamay pagtanda mo na, di mo na ma-enjoy yung mga bagay na dapat mong enjoy. Okay, paikot lang tayo. Okay. Yan. Yo, yay! Sama! Parang nauna ako umikot. ikot, one more turn. Kasi ng bata eh. So, and recently I also took my PTO. Ang PTO po ay paid time off.
Meron din po tayong PTO niyan sa Pilipinas. So, we earn this PTO kapag wala kang absences. So, every month, you will normally earn hours of your PTO up until such time na nakaipon ka ng sapat. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng off pero bayad ka pa rin sa per hour rate mo. So, recently, I went to Wilmington. Ang Wilmington naman ay it's one of the North Carolina beaches na madaming na malapit nandun dito. So I went there, I booked a hotel room, I just for like 2 days lang. Alright guys, what's up? Dito ako ngayon nagpapahinga for my PTO. I took my PTO for at least a week and I'm gonna be staying here on this hotel for 2 days. So I'm gonna show you around. Kailangan natin ng PTO as a nurse para makapagpahinga tayo. At hindi parating work ng work kasi hindi rin maganda yun. I'm gonna show you around. So guys, so wait, going back to PTO. Kailangan na sa mga nurses na dapat nag-PTO parati tayo. At least, you have to use your PTO. I-connect nyo itong PTO nyo with your off para mahaba-haba. Enjoy your life habang kayo ay bata pa. Para baka mamaya pagtanda nyo, hindi nyo na ma-experience yung dapat nyo ma-experience. So, take a break. Get your PTO. Don't get guilty kung hindi kayo makakapasok sa work because yun, nag-PTO nga kayo. It's your job na mag-PTO kayo. This is the Carolina Beach, guys. This is how beautiful it is. Malamig pa ngayon, pero sa summer, almost spring or summer na ngayon. So, we'll see how it goes. Good morning! So yun, just try to enjoy, explore the state where you are located at. At huwag masyado yung work ng work guys kasi at the end of the day, yung sarili mo rin ang mahihirapan pag hindi ka mag-break. Take your break, di naman siya luxury. Para sa akin, masaya na ako ng dinis sa beach. Not a luxury for me. It's a break for me here. So I'll be spending 2 days here. Tapos mamaya ikot ako sa downtown nila. Ayan. Galing na ako sa battleship. Oh, wala pa. Battleship. Yan yung battleship. Yan o. Battleship. Ginagamit ng mga veterans dati sa battle nila. So ngayon pupunta naman tayo sa Riverwalk. Saan na lang pupunta? Punta tayo sa Riverwalk and see what's in there. Guys, going back to our PTO. Mag-PTO lang tayo. Bumili na ako ng $12 na upuan na foldable. Tapos punta lang sa beach. Yun. Okay na. Two nights lang naman ako sa ano. I tried to explore myself. I tried to navigate from sasakyan. And ang basic goal ko lang naman nun is talagang makapag-relax. At to give also a reward for myself for the things na ginawa natin sa maraming pagdating mo dito sa US. At dami na pong nangyari na masasabi kong pressure sa buhay. So, that gives me a relaxation and gives me time to think about life. And then, alam mo yun, makapag-isip-isip po. I'm the kind of person kasi na gustong-gustong mapag-isa minsan. I don't normally wanted to be in the crowd. It's okay to be in the crowd once in a while, pero hindi naman yung parate. Gusto ko rin yung time of silence, time of reflection. At kasi po, naka isang taon na po ako dito sa US. Yay!
So I still have 1 year left in my contract. Marami po akong nare-receive na comments from mga subscribers po natin. Nagtatanong sila kung saan hospital ba ako. Hindi ko po siya masabi ngayon. At yun po yung mga gala namin. And meron pa pala kaming pinuntahan. We also went to other hospitals that is near in your area. Sinamahan ko yung kaibigan ko kasi she is planning to get an overtime na hospital kung saan niya gusto mag-overtime. So, maganda po yung mga hospital na pinuntahan namin. And then, ang problema lang, it's gonna be an hour travel from here. So, when you come here and pagtatrabaho na kayo, you're used to what you are doing na, pwede na kayo mag-pick up ng shift, pero kung ayaw nyo naman on the same hospital, pwede kayong kumuha or sumideline sa ibang hospital. Depende na rin po sa inyong pangangatawan. If you are physically and mentally and emotionally still prepared to take another job, okay naman. Pwede naman yun. At least makakaipon ka ng pera mo. Pero kapag sa akin kasi, in my part, sometimes I'm considering the place, I'm considering the location, I'm considering the time that I will spend traveling to that area before ako mag... anyway guys, after I finish my contract, I'm gonna reveal to you the hospital. Siguro marami dito yung mga kasama ko na alam na nila kung saan po ako... sa hospital po ako dito sa North Carolina. But then, I'm gonna give my feedback after I finish the contract, of course. Kasi mahirap naman po na I'm telling na this is the hospital that I'm in. Baka bakot po tayo dyan sa aking mga sasabihin. So, yeah. Thank you, guys. This is just a chill vlog. Sa mga susunod po nating vlog, I will tell you guys yung basically yung routine po namin sa hospital. And I hope you will be able to get an information, get confidence sa inyong sarili pagdating nyo po dito. And yeah, have a good day. And I wish you all the best guys sa inyong pagpaprocess. And just keep on being informed sa lahat ng mga bagay, whether it's on your contract, whether getting your apartment, whether signing on to any agency na gusto nyong maging part ng journey nyo dito sa US. Hanggang sa muli, salamat po guys, and huwag po kayong magsawa na makinig at mag-comment po. Sasagutin ko po yung mga tanong po, meron po kayong mga katanungan, sabot ng aking makakaya. God bless. Dito pa lang camera.